ituturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong picture. So bago tayo mag-umpisa, mag-intro muna tayo. So una, mag-download kayo ng PixArt, and then pag may PixArt application na kayo, click lang natin yung open, and then i-click natin yung all photo, tapos i-open natin yung background na gagamitin natin. Ayan, pag na-open na natin yan, punta tayo sa baba, may kita mo yung ano, yung add pot, yung draw, etong draw, and then draw. Pag nandyan na tayo, click lang natin itong nasa gilid, and then mag add tayo ng tatlong layer. Kumbaga meron na tayong isang layer, this empty layer, empty layer, bali may tatlo na tayong empty layer. Click natin yung una, tapos pag naklik natin yan, i-open natin ngayon yung hero na gagamitin natin, yung signature hero natin na paborito natin gamitin. Click lang natin yung add object, and then photo. Ayan, pag na-open na natin yan, i-set up lang natin siya. Ayan, pag na-set up natin siya, click natin yung shape, and then itong ano, yung square, and then click natin yung fill, and then okay natin siya. Buburahin natin ngayon yung sobra sa picture niya. Click natin itong erase, and then burahin na natin siya. Ayan, pag nagawa na natin yan, click lang natin ulit yung erase, tapos ito yung size 128, and then opacity ganyan. Tapos click natin ito, ilang lang natin siyang negative 1 yung height niya. Tapos burahin natin yung nandito sa gilid niya. Ayan, pag nagawa na natin yan, click ulit natin ito, and then click natin ngayon yung pangalawang layer, ito. Tapos i-add na naman natin yung pangalawang picture na gagamitin natin. Ganon din yung gagawin natin sa pangatlo. Ayan, pag nagawa na natin yan, click natin itong to check, and then punta tayo sa tools, and then adjust, click natin yung saturation, gawin natin siya negative 100, tapos check lang natin siya. Pag nagawa na natin yan, click natin ngayon uli yung draw, and then draw uli. I-add naman natin ngayon yung pang-apat nating picture. Depende na lang kung gusto mo ulitin yung picture na gagamitin natin dito tsaka dito. And click lang natin yung add object, and then photo. Ayan, setup lang natin siya. Ayan, pag na-setup natin, click ulit natin yung erase, and then shape, fill, okay mo lang, tapos burahin natin yung sobra. Ayan, pag nagawa na natin yan, click natin ulit yung check. Tapos pag nagawa na natin yung ganyang ano, design, i-add natin ulit yung tatlong picture na ginamit natin dito, ito, ito, ito. I-add natin yan ulit, click natin yung add photo, tapos i-add natin siya. Ayan, pag na-add natin siya, i-set up lang natin, i-set up natin siya sa ganito. Ayan, pag na-add na natin yan, nagawa na natin yung ganyang design, click natin sa baba, may kita natin yung lens flare.
Tapos i-click nyo itong nakikita nyo ano, flare. Tapos setup natin siya sa bawat ano, guhit ng ano, bawat corner ng ano natin ng tatlong hero. Gayahin nyo na lang yung gagawin ko. Yan, pag okay na yan, click lang natin yung check. Sunod, i-add na natin ngayon yung ano natin, yung tagline natin. Kung anong gusto mo ilagay, kung official channel mo ba o ano. Depende lang sa iyo. Depende na lang sa iyo kung ID number bang una mong ilalagay na salita. Yan, click nyo lang yung stroke, gawin yung black. Ayan, yung puti. Then yung color, gawin yung black. Tapos click natin yung font. Click natin itong ano, yung pink na yon, and then my font. So yung gagamitin kong ano dito, font file, ilalagay ko na lang yung driver link niya para ma-download siya. Tapos sa loob ng driver link, makikita niyo yung lahat ng ginamit kong image at saka font file. Tapos meron akong video kung paano mag-download ng mga font file at saka kung paano mag ano, mag-add ng font file sa PicsArt. So hanapin nyo lang siya sa video list ko. Yan. Ang gagamitin nating font file ay yung ano, name na to. May rabig kasi nga ito na lang yung sinabi ko. So yan, pag na-setup lang natin siya sa ganito. Yan. Tapos lagyan natin siya ng shadow. Click lang natin shadow. And then, pasan lang natin opacity. Yan. Sunod, ilalagay naman natin ngayon yung title na ng channel natin. Kung ano yung channel name niyo, o kaya code name niyo na ilalagay. Tapos, kumbaga, kung may two word yung ano mo, yung name mo, kunyari, isang word lang yung name mo, na code name mo, gawin mo siya, hahatiin mo yung ano niya, yung paggawa ng ano, ng text, katulad ng gagawin ko. Ayan, papansin nyo, dalawa yung ginawa kong ano. Pinaghiwalay ko yung iisang pangalan. And then, setup natin siya sa ganito. Ayan, pag na-setup na natin yan, click natin yung unang word, and then, click natin yung stroke, gawin natin siyang black. Tapos, click natin yung colors. Click natin ngayon yung, ano, yung gradient. Tapos, ito, gawin natin puti. Ayan yung nasa baba niya. Gagawin natin siyang puti. Tapos yung nasa taas, ayan ano yan, kulay gray yan. I-setup lang natin kung saan gusto mo yan. Ayan, pag na-setup mo na sa gusto mo, click natin ngayon yung pangalawang name. Stroke, gawin lang natin itim yan. And then yung colors. And then gradient. Gawin natin itong ito nasa taas, orange. Depende na lang sa iyo kung anong kulay na gusto mo. Tapos maglagay tayo ng ano, ng isa pang tagline. Depende na lang sa iyo kung ano yung ID number na ng ano mo, ng channel mo, or yung salita na lang na gusto mong sabihin sa kanila. Yung stroke, ganun lang din. Kung ano yung ginawa natin sa dito, ganun din yung gagawin natin sa ano, sa nilagay natin ano, word. Ayan. Pag mayroon na tayo nyan, nagawa na natin yung ganyang design, click naman natin yung add photo. Tapos i-add natin yung ganitong image. And then setup natin siya sa ganito. Yan. Pag nagawa na natin yan, mag-add na tayo ng
mga logos ng channel natin. Kunyari, Facebook, kung saan kayo nagla-livestream, o kaya yung YouTube, kung saan kayo nag-ano. Click lang natin itong sticker, and then, yung search. Click lang natin, i-search lang natin, kunyari, Facebook. Ayan, tapos check lang natin siya. Pag nagawa na natin yan, click lang natin yung effects. And then, magic. Click natin yung moonlight. And then, itong tatlong bilog na nakikita mo. Asan lang natin yung ano yun. Yung fade niya. Tapos, click natin itong nasa taas. And then, punta tayo sa FX and then HDR. Set up lang natin yung pagka-HD niya. Ayan. Click ulit natin nasa taas. And then, punta tayo sa colors. Then, saturation. Set up lang natin siya. Tapos, check lang natin siya. So, ito na yung finished product natin.